Hi guys, so for today's video is bubuksan natin itong mail na receive ko from LBC and mukhang galing to sa BDO kasi naka-receive ako ng text message na may credit card silang pinadala sa akin. So nagulat ako kasi hindi ako nag-submit ng any credit card application pero meron akong savings account sa kanila. And base sa research ko, pag may savings account ka sa kanila sa BDO and may in and out transactions and nakita nilang good standing yung savings account mo kasi nga may mga transactions na nagaganap dun sa savings account mo, automatic bibigyan kanila ng credit card. So ito nga, na-receive ko na itong credit card. So now, samahan nyo akong buksan to and alamin natin kung anong klaseng credit card yung pinadala ni BDO, kung ilan yung credit limit, and kung ano yung mga benefits na nakapaloob sa credit card na binigay nila sa akin. So ito nga yung card. So Visa card siya. I think ito yung rewards card ni BDO. So nung tinignan ko yung credit card is transparent siya and elegant yung card ni BDO. And guys, ito na nga yung laman ng envelope. May envelope na from BDO and my white plain envelope and mukhang dito nakalagay yung credit card. Tinakpan ko yung address ko for my security. So dito muna tayo. Ang laman nito is ito, safeguard your account. So mukhang ito yung mga tips nila para maging safe yung card mo sa mga hacker or yung mga masasamang loob na tinatawag. So nandito rin yung mga phone number nila na pwede mong tawagan in any case na may mga tanong ka or in any case na nahack yung account mo or nawala yung card mo, tawagan mo lang sila agad para ma-block nila yung account mo and possible na ma-void nila yung mga transactions na hindi naman ikaw yung gumawa. So save nyo lang yung mga number nila for emergency at kung kailangan yung tawagan. So next is yung ito nga. Mukhang ito yung terms and conditions. So wala akong time na basahin to. Mukhang manonood na lang ako ng mga reviews din. So tumawag ako sa customer service ni BDO para ipa-activate yung card. And tinanong ko na rin kung free ba yung annual fee. Sabi ni customer service ni BDO, yung first year ko daw is free and mag-i-start yung annual fee ko next year which is 125 per month. So again, ang magiging annual fee ko is every month siya ibabawas which is 125. Pero sabi ni customer service representative, pwede naman daw akong mag-request na every year na lang ang magiging annual fee ko. So mukhang 1,500 ata ang total annual fee nitong card na na-receive ko. Nung sinabi ni BDO customer service na free annual fee yung first year, pina-activate ko na rin tong credit card kasi grinab ko na yung opportunity na no annual fee for the first year. And nag-offer na rin sila ng virtual credit card. And nag-avail na rin ako noon and sabi nila i-deliver na lang daw nila dito sa bahay yung virtual credit card. So virtual credit card is ginagamit for online transactions like Shopee, Lazada or yung mga ibang online deliveries. Sabi nila that's for my security and for security of my credit card. So magkaiba yung card number nung actual credit card mo dun sa virtual credit card. And sabi nila,
kung gusto ko rin daw bang kumuha ng supplementary credit card. And grinab ko na rin yung opportunity yun kasi free annual fee for the first year din yung supplementary. And for the second year, ang magiging annual fee nung supplementary credit card is 62.50 per month if not mistaken. Kaya grinab ko na rin yung opportunity yun. And before we end this video, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na and i-like mo na rin tong videos na to. And kung may mga question ka about sa credit card na na-receive ko, comment down below and susubukan nating sagutin.